Yan yung video na yan. Kung ano yung bayad kasi marami po na nangyayari sa ano. Kung may... Ayan. Oo. Hindi, isisin ko rin naman. Pagbigay mo sa pera eh. Kung sino po yung mga nakapagpanood niyan, at saka yung may hawak ng video, please pa-delete na lang po kasi nakausap po po mismo si ate. Isa lang din daw siyang biktima sa scammer. So yung kausap niya na sa phone, ano daw po yung nagpapanggap na staff ni Willie Rebillame. Sinabihan siya, nanalo siyang 350,000. Tapos hiningian siya ng 5,000 para sa processing fee. Kaya daw po siya nagpa-cash in sa akin. Eh wala naman daw po siyang idea sa cash in cash out kasi wala daw po siyang GCash. So, ginawa kong video na to kasi kalat na po talaga yung video. Na-delete ko man siya kaso huli na. Nananawagan ako sa mga vlogger at sa mga nag-post dito. Please, paki-delete na lang po kasi mukhang mabait naman po si ate. Nastock ko rin yung Facebook ng asawa niya. Nakita ko doon, tumutulong po talaga sila sa mga nangangailangan. Nagbibigay sila ng konting tulong, ganun. So, kaya nakikiusap po ako sa mga nagpakalat. Paki-delete na lang po. Kasi, naawa rin naman po ako kay ate. Nung una po, hinusgahan ko siya kasi sa ano po talaga, naisip ko na scammer siya. Kasi nga, ba't nga naman magpapakash in na walang pera. So yun pala, wala siyang alam sa cash in, cash out. Bali, kung ano yung sinabi sa kanya, kung ano po yung sinabi sa kanya nung kausap niya, yun po yung ginagawa niya. Parang minamadali siya na magbigay ng pera para ma-process yung 350,000 na napanalunan daw niya. So, kaya humihingi din ako ng pasensya sa mag-asawa kasi na-post ko sila. Kasi kahit sino naman iisipin na scammer, wala naman kasi akong idea na ganun pala nangyari sa kanya na na-scam lang din siya. So yun, ang ginawa ko, pinost ko siya sa page dito sa amin kasi para aware yung iba. Para kasi ayoko rin na may maloko siyang iba kasi inisip ko talaga na scammer siya. Which is yun pala na ano lang siya na, tawag dito, biktima lang din po siya ng scammer. Yun po, siguro first time lang din niya na tawagan na gano'n, na nanalo ng 350,000. So siguro na-excite, kaya yun, nagpa-cash in sa akin. Ako naman, syempre di lang first time na naloko na rin ako noon, kaya nabidyohan ko po siya. Yun po, so salamat po sa lahat. Sana ma-delete na po yung video niya.